Here we go. Let's go. This is Star Vox, the voice of the star. Huwag kalimutang i-subscribe, i-like, at i-tap ang notification bell para updated kayo. Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Ito na naman po si DJ Destiny ang makakasama nyo sa mga oras na ito sa programang Talk Time with Destiny. Isang liham kasaysayan na naman ang ating natanggap at bibigyan daan po natin dito sa ating programa na nagmula po ito sa isa nating follower. Hindi na po natin sasabihin ang kanyang pangalan at payo na lamang po yung ating ibibigay sa kanya. Ito po yung kanyang sinabi sa atin. Kuya Destin, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Nais ko lamang pong humingi ng payo sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Isang pagkakamali po ang aking nagawa dahil may nangyari po sa amin ng kakilala ko. Kasamahan ko po siya sa trabaho. Lasing po siya noong gabing iyon. Tapos bigla niya po akong hinalikan. Hindi naman po ako pumalag kasi gusto ko siya. I mean, mahal ko na siya dati pa. Hindi ko lang masabi sa kanya kasi may GF siya. Kinaumagahan, naalala niya ang nangyari sa amin at sinabi niya sa akin na nagsisisi siya dahil niloko niya ang girlfriend niya. At nakiusap na kung pwede ay walang makaalam sa nangyari at kalimutan na lang daw namin ang lahat. Sa akin, okay lang. Kasi naisip ko naman na hindi naman niya ako mahal. Makalipas po ang isang buwan at anim na araw, ay hindi pa rin po ako dinadatnan. Hanggang sa nag-pregnancy test po ako at ito po ay positive. Nagbunga po ang maling pangyayari sa amin. Naguguluhan po ako, Kuya Dustin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat ko po bang ipaalam sa kanya na buntis ako? Kaso natatakot po ako sa ano pa mang sasabihin niya. Baka masaktan lang ako kapag hindi niya matanggap ang batang aking dinadala. Sana po ay matulungan ninyo ako. Maraming salamat po. Alam mo ate, ang masasabi ko lamang, una sa lahat, may pagkakamali ka. May mga pagkakataon na kaya mo naman sanang iwasan na hindi mangyari yung mga pangyayaring yan. Pero ginusto mo, kaya nangyari yung mga bagay na yan. Para sa akin, dapat mong ipaalam sa lalaki na nakagalaw sa'yo na ikaw ay buntis. Tanggapin man niya o hindi yung batang dinadala mo, wala tayong magagawa. Kasi una pa lang, alam mo, may girlfriend siya. Tapos hinayaan mo na magpagamit ka sa kanya. So, hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng lalaki. Pero at least, naipaalam mo sa kanya. Masakit tanggapin ang katotohanan na nang dahil lang sa sarili nating kagustuhan, meron tayong sinasakripisyo. Ano yun? Yung mga bagay na nangyari sa ating buhay na parang pinagsisisihan natin na dapat sana ay hindi nangyari, pero nangyari na. Ang dapat mong gawin ate ay harapin nyo na lamang ang katotohanan. Ginawa nyo yan, ginusto nyo yan, at ginusto mo yan. So ano po, kung anong mangyayari, dapat handa ka. Tanggapin man yan o hindi, dapat handa ka pa rin. At saka dapat ipaalam mo rin sa magulang mo yung totoong nangyari para alam ng magulang mo kung papaano kanila ipagtatanggol. Pero sinabi mo naman, di ba, na alam mo naman na hindi ka mahal ng lalaki. So, huwag kang mag-a-assume na pananagutan ka niya. Siguro pwede niyang panagutan yung bata, sagutin yung mga pangangailangan ng bata, at sagutin yung mga pangangailangan mo habang ikaw ay buntis pero hindi ka niya pakikisamahan. Yung sustento lamang ang makukuha mo sa kanya kapag hinabol mo siya. O kaya naman kung hindi mo siya hahabulin, nasa sayo yan. Wala kang makukuhang sustento kahit piso sa kanya. At syempre, sakripisyo mo yan. Ikaw lang ang mag-isa na bubuhay sa iyong anak. Sa mga followers ko dyan na nais magbigay ng payo, pwede po kayong mag-comment dyan sa ibaba. Ano po ang masasabi nyo kay ate? Dapat po ba niyang ipaalam sa lalaki na nakagalaw sa kanya na siya ay nagdadalang tao na? O ililihim na lang ba niya ito at susundin niya ang takot na nararamdaman niya? At syempre sa mga nais pong magbigay ng liham kasaysayan sa inyong lingkod, pwedeng-pwede po kayong magpadala sa atin via private message. At hindi naman po natin ibubulgar ang inyong mga pangalan, bagkos sasabihin lang natin yung problema at magbibigay tayo ng kunting kuro-kuro o payo. Maraming salamat po sa inyong ginagawang pagtutuwa at pagsubaybay. Ito po si DJ Destiny ang nakakasama niyo sa mga oras na ito. Nagsasabing ingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po. God bless po sa inyo lahat.
Huwag kalimutang i-subscribe, i-like, at i-tap ang notification bell para updated kayo.